Santo, at sumayin. Mama, batid sa banal at batid mo ang ito pinagwenda namin. Sinapapasang Cornelio ay obispo sa Sipiliano. Mga martir, at upang maging karapat dapat ay naman ang pagsasigyan natin ng ating mga kasalan ng mga pagkulat. Inaamin po sa mga pamilya ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lumahang mga kasalan sa isip, sa nila, sa gawa, at sa aking pagkulat. Kaya ay sinasama ko sa mahal na Diyos sa Maria, sa lahat ng mga namin ng mga kanan, sa inyo mga kapatid na aming kanan sa Panginoon ng aming Diyos. Kawalan tayo ng mga pangyari ng Diyos, patawarin tayo sa aming mga kasalanan at pagsubayan tayo sa buhay ng mga Amen. Panginoon, kawa. Panginoon, kawa. Kristo, kawa. Kristo, kawa. Panginoon, kawa. Panginoon, kawa. Ama namin, makapamilyang ibinigay mo sa iyo sa bayan sina San Cornelio at San Cipriano. Bilang mahusay na nagpapangasiwa, bilang katugunan sa kanilang pagdalam, kami gawin mong matibay sa pananampalataya at pagkatan, at masigasin na gumagawa para sa pagkakaisa ng isang bayanan. Sa magitan ng Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng mga. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, narito ang isang katotohanan, dapat tanggapin paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat. Ngunit kinahabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin ay ipakita ni Kristo Jesus kung gaano siya kakaga at maging halimbawa ito sa mga mananalig sa Kanya at pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Purihin at dakilain magpakailanman ang iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngalan ng Diyos ay itangal ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay itangal ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga Panginoon Diyos,
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama, at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakabibitas ng ibo sa puno ng aroma, at di makabibitas ng ubas sa puno ng tawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sa pagtitigil ng karuntihan ng kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ng kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang naman ang dibdib. Tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipakikilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat lumalapit sa akin. Nakikinig ng aking mga salita at nasagawa ng mga ito. Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at sa pundasyon bato nakatayo ng bahay. Bumaha at ang tubig ay bumuso sa bahay na iyon kunit hindi mandinag sapagat matatagot ang patakatayo. Ngunit ang nakikinig ng aming mga salita na hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaanan ng tubig ang bahay na iyon at pagdakay bumagsak. Lubusang nawasak ang bahay na iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Panginoon, Jesu Kristo. Ito pong nakaraang bagyo ay may hinabalitaan tayo mga nawasa gawa na malakas na ulan. Nawasa out yung bahay. At makita ninyo ngayon, well, ewan ko lang nakikita. Hindi ko lang alam sa pagkat kami po'y nasa living. So, bahagi ko na hindi ko alam kung nailagay sa TV. Wala ka ng TV doon. So, bahagi na lang ako sa may narinig pagkatapos ng retreat mo na may mga bahay na nawasak. Pero kalimitan ko ng mga bahay na nawasak tayo lang, ito yung mga mahina ang pundasyon. Hindi naman basta-basta magdala ka pag ang bahay mo'y bato. So, matitinag ang pundasyon. Kapag mahina ang pundasyon, tulad ng sinabi sa banal na kasulatan, hindi na akong baboy na mapasaw. 2,000 years ago, yan ay nangyayari. Kahit na ko sabihin ng yung po kasi niya sir, hindi naman unishare ko yun, no? Bagamat sabihin natin na medyo bahagi po ng na Middle East, pero may lupa pa ito. So bahagi mo na kung saan yung makita ko na kinakailangan na sa matibay na pundasyon. At talagang matibay na pundasyon yung sumusunod sa salita ng Diyos. At ano yung salita ipinapahayag ng Diyos kasi ito'y napakalawa na ipinapahayag ng Jesus. Pero sa particular po na ito ang ating pagdiriwa ngayon ay may mabuting kalooban, kagandahang loob, kinakailang makita sa bunga yung pinaniniwalaan, yung
naman ito sa amin ngayon sa inyong panghebreo ay tungkol sa mabuti at masamang punong kahoy. Mabuti at masamang punong kahoy. Anong uri ka ba ng kahoy? Masama o mabuting kahoy? Padal ako ay masama kapag nagkaharap ay masama. Ay, hindi ka mabuti. Kasi kapag kayo masama, kapag karap kayo masama, hindi yun mabuti. Yung mabuti, kapag sinabi yung kasi na anak mong uri ng kahoy, ay identity mo. Hindi depende sa karap. Kapag sinabi yung mabuti ka, kahit na yung karap mong masama, mabuti ka pa rin. Kahit na yung karap mong ayun mabuti, mabuti ka pa rin. So, yun kasi yung tinatawag natin, ano bang uri ng kahoy? Kung mabuti ka, mabuti ka. Kahit na masama ang kaharap mo. Yun po kung minsan yung mabigat na hapon ng isang mabuting punong kahoy. Pero ganun po, no? Yung ipinamanin ko rin yun, yung uri ng punong kahoy. Bagamat kung may panahon na ito, nauusi yung tinatawag na grafting, pero yung grafting of the same variety, the same species kung tawagin, o mangga, iba't ibang uri ng mangga, pwede yun. Bagaman kung ngayon, may ginagawa na cloning. Yung cloning ay minamanipulate yung DNA. Pero bahagi yun ang pagkilos na ulit na mas hindi nakabubuti. No? Na kasi kukunin mo yung isang bahagi ng bagay na yung inalagay mo rito ay medyo hindi nakaayos sa nabagit na pagkilos kapag sinabi natin cloning. Yung hindi rin kauri. Kahit na po kung isang may makita tayo ngayon na mga tinatawag na mga halaman o hayop na pwede manirahan sa isang lugar na mahirap mabuhay yung isang ordinaryong tao. Diba, halimbawa pwede mo sa isang mahirap mabuhay na lugar, nakabaw yung ayon na yung pwede rin kainin. Pero sabi nga natin ay hindi rin nila pinupursi yung bagay niyo. Ang binibigyan pa rin ang pansin ay of the same variety. Kapag magkaiba, monster. Pero yung punawa yung aking kahon natin, kung mabuti ka, mabuti ka. Kung masama ka, masama ka. Kahit saan mo daan, that is the natural order of things. So anong pinakailangan natin? Pinakailangan kung tayo mabuti. Mabuti tayo. Mabuti tayo hanggang doon sa bunga. Mabuti tayo hanggang doon sa pag-iisip. Kasi nagsisimulan lahat din sa pag-iisip eh. Bahagi yun na kung saan na kinakailangan natin na tingnan anong uri tayo ng tao. Kung mabuti, dapat pakita natin mabuti tayo. Kahit saan. Kasi sabi ng iba, Father, gusto mo mabuti. Hindi. Pwede mo naman ihanda yung sarili mo na hindi ka rin naman gusto mo. Pero makita mo na alin na mabuti ka. Kasi kahit mabuti ka, hindi ka rin gumagawa ng masama.
Hindi ka nag-iisip ng masama. Hindi ka nag-iisip ng masama sa kapwa mo. Kasi baka mamaya nag-iisip ka ng masama sa kapwa mo ng bagay na gusto mong gawin sa kapwa mo, makaganti ka. Kapag hindi ka rin masama, dapat hindi ka rin nag-iisip. Nang pinag-iisipan ka ng masama, mabuti ka rin. Kung nag-iisipan sila ng masama, ay di bahala sila mag-iisip ng masama. Pero ikaw, huwag kang mag-iisip na baka masama ang iniisip ko sa akin. Hindi. Kasi Panginoon, hindi ka masama. Mabuti ka. Kaya hindi ka rin dapat nag-iisip. Napaka ang mga tao ito ay nag-iisip ng masama sa iyo. Kasi kung isa yun, yun ang bigat ng problema. Na may mga pagkakataon na at yun ang kumisang sabi mo natin ay nag-trigger para gumagawan sa ating kaisipan na sa ating pag-isa na baka pinag-iisipan ako ng masama, alisin nyo sa inyong kaisipan niya kasi hindi yan gawain ng isang mabuting tao. Mai-stress lang kayo. Sabi nga, ba't ka nag-iisip ng masama? Nagagawa sa iyo ang tao, hindi ka naman pala ikaw nag-iisip. Wala ka naman pala sabi kapag kinakusap ng tao, ba't ako mag-iisip sa iyo? Wala ka ng kwenta-kwenta ng pag-isipan. So, ibig sabihin ay, we create our own monsters. Bakit? Nag-iisip tayo ng may mga tao nag-iisip ng masama sa atin. Eh, yun ang makita ko ng anong uri ko ng punong kahoy. Kapag mabuti, hanggang bumayan. Hanggang bumayan. Kaya rin siguro, baka kami kayo siguro mga tao ay nani-stress. Bakit? Marami pa rin iniisip na masama. Yung masama, mahal gawin natin sa isang tao o sa isang bagay. Kung maaaring nag-iisip tayo ng masama na akala natin, yun ang iniisip na ibang tao sa atin. Huwag tayong mag-iisip noon. Kasi bakit? Mabuting ka, mabuting kahoy tayo. Mabuting kahoy tayo. Maging baliwala po na kung saan yung nakita po natin. Yun po muna, there can be deeper. Mayroon po mas malayo ng pagkilos, pero doon muna natin simulan. Ano yung mas malayo na pag-iisip pa rin, halimbawa naman doon sa mga pagkakataon na kitang-kita na natin na ginagawa tayo ng masama. Ay, siguro sa ibang pagninilay na yun. Pero ang pinakamain, kahit doon naman to, alagyan ko lang ng konting pasagali na tayo hindi pa rin dapat mag-iisip ng masama sa kanila. Gawin natin yung nararama sa sitwasyon ng kinalalagyan natin. But huwag tayong gagawa at mag-iisip na masama sa kapwa ka. Kaya po, siguro hindi pa nagtataka. Isa ako kasi sa difference ng Protestant version ng Ten Commandments ay yung 7 and 9 tsaka 6 and 9 at tsaka 7 and 10. Sa Protestant, pinagsama ito. And then, pinag-iwalay nila yung huwag kang sasampa sa Diyos Diyosan at ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat. Sa atin, pinag-iwalay na ang ating
version, kasi ito yung version ng Exodus, na yung 6 ay yung 9 and 10. Pagkakaiba noon sa 6 and 9, 7 and 8. Pag-iisip pa lang. 6 ay huwag kang makiyak. 9 ay 8. Huwag mong pagnasaan ang iyong asawa. Ang 7 ay ano? Huwag kang magnanakaw. Ang 10 ay ano? Huwag mong pagnasaan ang iyong pag-aari. Kasi bakit? Nais na ipahayag ng buong kapal na itong pag-iisip ng 6 and 7 ay kasalanan na. No? Kasi bakit? Mag-iisip ka ng masama. So, sa pag-iisip mo ng masama in relation with pag-aari ng iba, asawa ng iba, ay kasalanan na. So, ano rin na iniisip ko? Kung mabuti tayong tao, sa pag-iisip pa lang, hindi na natin ina-entertain. Ang palagi natin isipin na ito, hindi yung masama. Ngunit kung ano ang nakabubuti at kung ano ang pwedeng makabubuti. No? Sabi nga ay good thoughts. No? Yun ang ating bilyan ng pansin. Ang mabuting pag-iisip. Kasi mabuting tao tayo. Mabuting punong kahoy tayo. At yun ang isa sa maliwanag na pinamanik ng pome kapatalin. Matibay na pundasyon. Na hindi madadala ng anumang lakas ng bahay.
karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin, lumikha at nanggapin mo ang mga alay ng mga sumpay na ngayon ginugod ikaw. Ang tinimis ng iyong mga matir ang banal na pag-aaral ng dudod ng kapitigan. Upang matiisin ang San Cornelio at San Cipriano, ang mga pahirap ng kalaban ay magbigay ginawa sa atin ng kanagalang. Sa mga kahirapan sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ang Espiritu Santo, magpasawa ng hanggang. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Naas ang Diyos sa inyong puso at itinaas na namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoon. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin yung makapangyarihan sa inyo ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagliligin sa pili ng mga panalay ginagalan mo sa kanilang kabutihan. Ibinigay mo silang uwara namin araw-araw at katuwang sa pagsambal sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mo sa Yesu Kristo, kami naliligin ng mga banal na tao sa iyong mga saksi ng pananamin sa iyo ay magagalang namin sa karangalan. Kaya ay isa ng mga anghel na nagsisiyawin ng pagpuri sa iyo ng walang mumpay sa kalapatan. Kami nagpunuti sa iyo, Santo, 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 aming Diyos na kapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, nangyayari mo, o sana, sa kaigaasan, o sana, ang kalis ng aming dugo ng bago at walang kagipan
Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sina pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ito sa pag-alaala. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa magulang ng ating pagkabuhay ng anak. Iniyari namin sa iyo ang ginagawa na nagbibigay buhay at ang kalis at kakalawang ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami minarapat ka ngayon sa sarap mo para maglingkod sa iyo. Iisinasako namin kami magsasalo-salo sa katawaran ng Kuwan ng Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pagpagitan ng Espiritu Santo. Ama, inabi po ang masigba ang magalang sa kundin ng Espiritu kami sa pag-ibig kay isa ni Francis ni Benaventura at ang Tanang Kapalaran. Alalahanan ko rin ang mga kapatid namin na inlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay kayo din alahanan ng Tanang Kawan mo silang patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo ninyo pang kami lahat na makasalo sa iyong buhay na unang wakas kay isa na mahal na Diyo na rin na rin ng Diyos. Isa na siya na kanyang esposo. Na mga pastor, isang martir at ang lahat ng mga banal na buhay dito sa libid ng kalugod-tugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararapan mo. Sa mga magigan ng panang na aming Panginoon, Jesus Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo, kasama din sa kanyang lahat ng palamang pamuhin sa iyo, Diyos ang mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magkasama ng Panginoon. Amen. Upang tayo ay maging mga mabubuting punong kapwa. Ama namin, sumasalangin ka, sambahin ang alam mo, mapasa amin ang kahayin mo, Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon.
at sumilili. Gayon tayo ng kapayapaan. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga Panginoon, iluminin mo ang lahat ng aming kalooban.
Para sa aming sugat at lipunan na iniligaw ng ilusyon, dapat kumitin ng buhay upang ipagtanggol ito. Panginoon, ilunin niyo ang nagagawa ng aming sama-sama nating sabihin, tulungan niyo kaming lumikha ng kapayapaan. Tulungan niyo kami lumikha ng kapayapaan. Para sa aming bansa na natutuksong sumang-ayon sa maranas na paghihiganti, para magkaroon ng paninindigang kilalanin at itaguyod ang dangal ng lahat ng mga tao. Para magkaroon ng karunungang makita na ang karukaan, kawalan ng katarungan at kakulangan ng edukasyon at hanggang buhay ang maaaring ugat ng kriminalidad. Para ang patnubay at habag ang maging daan upang maiksan ang pagdurusa ng mga biktima at gumagawa ng karahasan. Para sa lakas ng loob na kailangan upang makahanap ng mga kalutasan na magtataguyod sa dangal ng lahat ng tao nang sa gayon ay magkaroon ng tunay na pakikipagsundo. Para sa inspirasyong baguhin ang lipunan, batay sa pag-ibig at katarungang humihilom mula sa kasamaan. Manalangin tayo. Ama ng habag, hinahayaan niyong pamatak ang ulan sa mga matuwid at hindi matuwid. Bigyan niyo kami ng isang pusong tulad ng sa inyo upang sa gayon ay magmahal kami katulad niyo kahit sa mga taong nagdudulot sa amin ng sama ng loob. Sa aming bansa ay lumalaganap ang isang matinding hangarin na maghiganti at isulong na punuin ang death row. Ginagamit ang panawagan na magkaroon ng katarungan bilang balat kayo sa pagpatay sa mga lumalapag sa batas. Maghari nawa ang tunay at hindi panandali ang katarungan. Jesus na aming kapatid, dumanas kayo ng kamatayan sa mga kamay ng mga makapangyarihan. Subalit, hindi niyo hinayaang pagtagumpayan kayo ng pagkapuot. Tulungan niyo kami iabot ang aming kamay sa mga biktima ng karahasan upang ang aming walang maliw na pag-ibig ang siyang tumulong sa pag-ilom ng kanilang mga sugat. Banal na Espiritu, Panginoon at tagapagbigay ng buhay, pinalakas niyo kami sa pakikibaka para sa katarungan. Tulungan niyo kami upang walang tigil kami kumilos.